Sa iba pang balita, pumanaw noong Linggo si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa edad na 74. At bukod sa pagiging 12th Pangulo ng ating pumbansa, nagsilbi muna siya sa hukbong sandataan ng Pilipinas o AFP. Kaya balikan po natin ang mga iniwang legacy ni FVR sa bansa. Mula sa report ni Vin Pascua. Fidel Valdez Ramos, ang tinaguriang the Centennial President, ay isa sa mga pinakamainfluensyang sundalo at leader ng liberal democracy sa buong kontinente ng Asia. Graduate ng U.S. Military Academy sa West Point, New York, si FVR ay lumaban sa mga digmaan sa Korea at Vietnam. Siya rin ay natanyag bilang kauna-unahang opisyales na nanungkulan sa lahat ng ranggo sa Philippine Military, mula second lieutenant hanggang commander-in-chief. Bilang 12th presidente ng Republika ng Pilipinas, si FVR ay kilala bilang isa sa mga puwersa sa likod ng 1986 People Power Revolution at naging mabisang pangulo ng bansa na naglingkod mula 1992 hanggang 1998. Sa kanyang termino, ang Pilipinas ay nakilala sa pagiging payapa, matatag at maunlad. Narito ang mga iniwang legasiya ni FVR sa bansang Pilipinas. Siya ang pangulo na nagplano at nangasiwa ng 100th anibersaryo ng bansa noong Hunyo 12, 1998. Sa pagkakalaya nito mula sa Kastilang mananakop, sa panahon ni FVR, labis na bumaba ang mga kaso ng communist insurgency at nagkaroon pa ang gobyerno ng peace agreement sa mga rebelde at sa Moro National Liberation Front o MNLF, na dahil dito, ang Pilipinas ay nagawaran ng UNESCO Peace Award noong 1997, ang kauna-unahan sa buong Asya. Noong 1993, ang 2 power crisis o ang 12 na brownout na puminsala sa bansa halos araw-araw ay winakasan ni Pangulong Ramos. Sa ilalim ni FVR, na isabatas ang mahigit 200 reform laws upang labanan ang kahirapan sa bansa, kaya ang poverty rate ay bumaba ng 7%. Sa kanyang termino, itinaguyod niya ang SRA o Social Reform Agenda na naglutas ng mga suliraning pangkabuhayan, pangkalusugan, pangkalikasan, maging ng problema ng mga kabataan, mga senior citizen at mga persons with disability. Ang SRA din ang siyang nagbigay daan para sa agrarian reform at access ng mga mamamayan sa equal opportunity. Ang GNP o Gross National Product ng bansa ay umunlad ng 5% kada taon at lumago ang average income ng pamilyang Pilipino kumpara sa nakalipas na 2 dekada. Inasikaso ng kanyang administrasyon ang deregulasyon ng mga natatanging industriya at ang liberalisasyon ng ekonomiya. Ipinanukala niya ang Build Operate Transfer Law na nagbunga ng modernisasyon ng mga pampublikong infrastruktura at pagsasapribado ng pampublikong mga entidad. Kilala rin si FVR sa pagsasabatas ng Republic Act 8479 o ang Oil Deregulation Act. Sa termino rin ni Ramos, naging miyembro ang Pilipinas sa World Trade Organization. Sa pagpanaw ng isang maimpluwensyang politiko, nag-iwan naman ito ng mga alaala sa sambayan ng Pilipino. Magkakaiba man ang impresyon na naibigay ng pagkatao ni FVR, hindi pa rin maikakailan ng marami na ang matapang na pangulong ito, ayon nga kay President Bongbong Marcos, ay nag-iwan ng makulay na legasiya at nagkaroon ng malaking presensya at ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Vin Pascua para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.